Pero paano naman ho itong premature campaigning na sinasabi nila na basta kailangan ba wala daw nakalagay na vote? Hindi, totoo yun. Actually, kasi yun ang kanina pinag-uusapan namin. Mm-hmm. Sabi ko kasi, nagdeklara na ang korte na there is no such thing as premature campaigning. That's right. So meaning to say, kahit na maglagay ka pa ng vote for dun sa sinasabi mo, wala namang crime na nagpa-punish din eh. Apo. So even if you put that, let's say ngayon, halimbawa, ilagay, vote for Erin Tanyada, ganito ganon, hindi siya pwedeng kasuhan ng premature campaigning. That's right. That's right. Actually, Kuya Daniel, ang dahilan dyan, it's not so much that there is no law. There is a law. Ang problema, may declaration ng court. Mayroong kulatilya. No? Okay. Isang bahagi ng batas, sinasabi, na bawal ang premature campaigning. Malinaw na malinaw yon. Pero may isang bahagi yung batas na pagpapatungin mo yan para mag-harmonize sila, na sinasabi na lahat ng ipinagbabawal sa kandidato, hindi mo pwedeng ipagbawal hanggat hindi nagsisimula ang campaign period. So kung bawal ang premature campaigning sa kandidato, tapos i-apply mo yung second provision na nagsasabi na kung ano man ang pwedeng ipagbawal, hindi pwede ipagbawal hanggat hindi nagsisimula ang campaign period, ang resulta niyan is, yung bawal, pwede lang ipagbawal sa simula ng campaign period. It doesn't make sense. Exactly. Kasi so parang yung, wala ng premature campaigning. Kasi campaign period na yan eh. How can you say that it's premature campaigning? Eh, campaign period exactly. na na. So kaya nga, parang nawalan ng saysay yung provision natin ng premature campaigning. So, kailangan po dito is more on amendment. Kailangan ng amendment. Oo, kaya nga, meron ngayon naka-pending na amendment sa Senado kung saan sinasabi ang kandidato ay officialing kandidato na kapag nag-file na siya ng COC. Okay. So, kunyari, October yung filing. Pag-file niya, official ka na. Official na siya. So, whether wala pang nailalagay na deklarasyon ang COMELEC like kung nuwisans o hindi, official candidate ka yes, na. Yes, that's right. Mm-hmm. And pwede ka na ngayong sitahin for premature campaigning. Ngayon, pagdating sa premature campaigning, kailangan malinaw lang po sa atin, kaya may vote for me yan o wala, as long as pinipresenta mo yung sarili mo, nagpapakilala ka, or nagpapaalala ka ng mukha mo, pangalan mo, or slogan mo sa publiko, kampanya po yan, campaigning po yan, ano? Kung maaga ang paggawa mo bago sa campaign period, definitely, premature campaigning yan. But wala kang kaso. Kasi wala ka namang crime na nagagawa dahil sa ngayon, wala. Sinabi na eh. Di ba? Sa ngayon, wala. Parang kumbaga, bahala na lang kayong humusga. That's right. That's right. Ito ay, kasi hindi rin po kasama sa kukwentahin yung ginagastos nila bago ang campaign period. Yun ang nakakasama talaga ng loob. Kasi yung mga kandidato natin, natuto na sila eh. Ngayon nila kinakarga yung expenses nila eh. Ngayon nila nilalabas yung pera, ngayon nila nilalabas yung mga materials na mahal, billboards sa pagkakalaki, ganyan. Sa dulo, ano na lang? Sa dulo, wala na yan. Parang latak na yan ng kanilang campaign kasi yun ang kailangan nilang i-report. So, hindi sila ma-overexpense? Oo. So, basically, mautak din. Naiikutan nila yung batas. No? Mautak talaga, sir. And in fact, nung nakaraang halalan, meron pang iba na ina-announce pa nila sa TV. Oh, gumastos ako ng 60 million sa pagpapakilala ko pa lang. Eh, doon sa 60 million na yun, parang that's 3/4 of his campaign allowance na. So, wala pang start ng campaign period yun. Pero so, hindi nyo sila pwedeng kasuhan dahil hindi naman nakapaloob doon sa campaign period. Right. Because at that